this video mga ka-DIY panibagong design naman. So ito ay ang design nating number 4 ng ating flower scallop alternate color. So una-una, gagawa kayo ng knife pleats dahil meron na tayong knife pleats. Next, magpo-fold tayo ng ating tela. So yung tela nating ginamit ay half lang ng 60 width, kalahati lang ng fold tela, at ipin natin dun sa back ng ating table. Ayan. Kung may sobrang tela, itatago mo lang siya dun sa ating pleats na tela. So next naman, para sa ating alternate color, itong color green. So ipipin natin dito sa may gitnaan ng ating side ng table. Ayan. So 12 inches yung space niya. So lalagyan lang natin siya ng pasobra para maitago natin sa ilalim ng pleats yung sobra na tela. Ayan, yung dulo niya. Ayan. So itatago lang natin, din ipin natin yung ating pleats na tela. Ayan, para hindi makita yung ating naitagong tela. So ipipin mo lang dyan. So ang next natin gagawin, so mag-measure ka lang ng 4 na dangkal. So meron siyang 7 times 4 equals 28. So meron tayong 28 centimeter bawat 4 na dangkal. So pagkatapos niyan, ipipin natin dito sa ating first set ng ating flower scallop. So kada folds natin dito ay nasa 9 inches yung size niya. So ayan, gagawa ka lang ng 3 folds. So ayan na yung pangalawa. So ipipin mo lang siya dun sa ating top cover, then pagtagos pabalik sa ating tela na color white. Ayan. So ang next naman dito, i-alternate natin yung color. So sa ilalim siya ng white yung ating color green. So hindi naka full scallop yung ating scallop, para lang siyang naka garland. So bali may space yung gitna niya, pag garland style yung ating scallop. So ayan. Pagkatapos natin dito sa white, so dito naman tayo sa green. So nasa ilalim yung green sa white. Nasa ibabaw yung white. Ayan. So magme-measure ulit tayo dito ng 9 inches para sa ating folds, para sa ating flower scallop. For more design, full video tutorial, you can visit my YouTube channel mga ka-DIY. Mas marami kayong mapagpipilian dun sa aking YouTube channel, mga lumang videos at mga bagong upload ko na mga table skirting tutorial. So visit nyo yung aking YouTube channel, Jasmine DIY. Don't forget to like, subscribe, at hit ang notification bell para lagi kayong updated. Huwag na rin kalimutan i-like, follow, at i-share itong ating video sa ating Facebook page para mas marami ang matuto at makanood sa ating video yung mga beginners natin na gustong matuto. Pagkapag napanood nilang ating video, magkakaroon sila ng mga idea. So ayan, please share itong ating video. So ang next naman natin, so tapos na tayo dito sa ating second set na color green. So yung white naman yung ating gagamitin. So magme-measure lang tayo ng ulit ng 4 na dangkal or 28 inches. Ayan. So ifo-fold lang natin at ipalaylay natin yung ating scallop. Then sa ilalim natin siya idaan sa color green. Ayan, bali pa switching yung kanyang color. Switching. So white, green, white, green. So ayan, may nakita kayong bata. Anak ko yung bunso, makulit. Ayan. So, habang may ginagawa ako, nakikisali din siya. So, next naman, tapos na tayo sa white. So, yung green naman, magme-measure ulit tayo ng 4 na dangkal or 28 inches bago natin siya ipipin dun sa marking natin. Ayan. So, ipipin lang natin dyan at gagawa ulit tayo ng another 3 folds. So, hanggang sa matapos yan, guys, i-switch-switch nyo lang yung color ng ating flower scallop. So pa XX lang siya. Ayan. Para sa naghahanap pa ng mga maraming design, you can visit my YouTube channel, guys, Jasmine DIY. Click nyo lang yung playlist natin at hanapin ang table skirting tutorial. Mas marami kayong mapagpipili ang mga design, from basic to basic with design, mga kahit anong design meron ako, guys, mga gawa ko. Flower, diamond, heart, fancy design ng mga diamonds, flower scallop, kahit anong design meron ako dyan, guys. I-search nyo lang yung ating YouTube channel, Jasmine DIY.
huwag kalimutan i-subscribe para lagi kayong updated. So, ito na yung ating pattern sa ating flower scallop. So, ayan. So, una natin dun sa side ng ating table, yung white, then yung green. At pagkatapos, gumawa tayo ng 3 folds na sa white, then sa ilalim yung color na green. Pagkatapos, yung white naman ang nasa ilalim, nasa ibabaw naman yung color green. Ayan, so palit-palitan lang sila guys. Salit-salitan lang yung kanyang color. So, ganyan lang gumawa ng flower scallop. Garland style yung scallop niya. Ayan. So, next natin gagawin ay ibubuka na natin itong kanyang mga folds natin para maging flower na siya. So, ayan na, ibubuka muna yung kanyang mga folds. Dapat yung nasa ilalim ng folds, yun yung dito sa baba. At yung nasa taas, yun yung sa likod ng ating flower. So, ayan na siya guys. Ito na yung result ng ating flower scallop, alternate color, garland style scallop. Ayan. So, yung color ng ating green, cream white, and bottled green. So, yung nagamit nating tela dito is yung sa flower scallop, every color ay nasa 9 yards. So, 9 yards yung green, 9 yards yung cream white, at yung sa knife pleats natin, running pleats, ay nasa 6 yards. So, ayan. Sobra na yan guys. Nilagyan ko na ng allowance para hindi kayo mabitin sa tela. Sana nag-enjoy kayo sa ating video tutorial ngayon. I-try nyo na rin to mga ka-DIY, itong design natin sa ating table. Kahit anong okasyon, pwede mo siyang gamitin. For more videos, visit my YouTube channel. Don't forget to subscribe at i-follow itong ating Facebook page at i-share itong ating video. Maraming salamat. Keep safe everyone and God bless you all. Thank you so much. Please share.